Isang uri ng isda na ang presyo kada kilo tumataginting na 50 pesos? Sa lugar na ito, meron daw malagintong isda na lumalangoy sa kanilang lawa. Pero ginintuan man ang kulay, ang presyo raw nito pangmasa sa halagang 50? Saan ka pa? Ang golden fish na kung tawagin ay orange cichlids o Midas cichlids, makikita sa lawang ito sa San Pablo, Laguna. Dahil sa kulay nito, mapagkakamalan mo raw itong goldfish sa unang tingin. Pero kasing laki at kahawig ng tilapia. Ang panghuhuli ng araw nito, ang isa sa mga pinagkakakitaan ni Jeffrey. Nung bagyong Glenda, lumabas siya. Fingerlings pa lang, maliliit pa lang. Dahil bago noon sa kanilang paningin, nagdalawang isip daw silang hulihin ito at kainin. Sa katunayan, banta nga raw ang foreign fish na ito para sa kanila dahil kinakain ito ang ilang mga isda sa lawa gaya ng tilapia. Pero ang isdang ito, pwede rin palang kainin ng tao. Napakinabangan din namin siya nung after 2 years. Lumaki, may nabili, pero hindi kasing mahal na kagaya ng tilapia. Ginto man ang kulay, hindi naman daw ginto ang presyo. 50 pesos para sa 1 kilo? Ganun lang eh, kasi hindi kilala masyado, kaya mababa ang presyo niya. Para manghuli at tikman kung masarap nga ba ito. Makakasama natin ngayong gabi ang Sparkle 10 artist na si Shuvi Etrata. Hello sa inyo mga kaputo! Nako, oh my gosh, nandito tayo ngayon sa Sampaloc Lake sa San Pablo, Laguna dahil balita ko, meron daw gininto ang isda na sobrang mura lang dito. Kaya naman, try natin maghuli. 1 kilo, 50 pesos? Interesting. Tara, sabayan niyo ako, nandito yung kasabay kong manghuli. Kuya Jeff! Madali lang ba tong gawin na to? Oo, madali lang. Madali lang? Mga makakailang kilo kaya ako, kuya? Mga 5. 5? Pero kuya, ikaw yung kumukuha, di ba? 5 piraso siguro. Ayun, pero ako 5 kilo. Kuya ba? Pero kuya, hindi ka magtatrabaho ngayon dahil ako magtatrabaho. Ako ang maghuhuli! Challenge mo naman ako, kuya. Yay! Parang hindi ka naniniwala sa akin, kuya. Hindi nga. Game na game sa ating hamon si Shuvi. Sakay ng balsa, binaybay ni na Jeffrey at Shuvi ang lawa para humanap ng magandang spot. As you can see mga kapuso, wala pa tong laman. Yan, ito ang ipupuno natin ng mga, ano yan? Midas cichlid. Kuya, dapat marami akong mahuli. Hindi po ako uuwi ng Manila hanggat hindi ako makakahuli ng 5 kilo. Yan. Ayan, yan yung feed. Amoy feed. Hala sige, pakitaan mo kami ng iyong galing, Shuvi. Feel ko ready na mga isda kasi nararamdaman ko. Tinatawag ang mga kaibigan kong isda! Matapos ang 3 oras na paghihintay, feel ko ready na mga isda kasi nararamdaman ko. Tinatawag na nila ako mga kapuso kaya check natin kung may laman na yung kain natin. Ay! Ito na nga ang surprise! Naka-life jacket. Ay! Ay! May nakikita ako mga kapuso! Ayun! Makukulay! Oh, ayun! Ayun na! In 3, 2! Ay! Ay! Tingnan nyo ang dami kong nakuha mga kapuso! Tingnan mo malaki! Alam mo, malaki tayo. Patay na siya! May bayan! Patay na siya kuya! Ayan, namatay na! Why? Tingnan nyo ang dami namin makukulay! Parang ready na tulutuin! Parang siyang tilapia mga kapuso! Dami! Ito na! Ay nako, handa na silang lutuin! Tara kuya, paglutuan mo na ako! From lawa straight to the pan! E ano pa nga ba ang the best gawin after manghuli kundi ang lutuin at kainin ito? At ito na nga ang aming mga nahuli na Midas cichlid. Amoy isda. Pero mga kapuso, fresh na fresh to kasi kakahuli lang namin ito at lulutuin na namin siya ngayon. At kasama ko para magluto si Miss Lorna T! At ngayon po ang lulutuin natin para sa mga kapuso ay Magpiprito po tayo ng ating Maida cichlids at saka magpapaksiw po tayo. Sobrang simple lang. Parang tilapia lang pala. Yes po. Gaya ng anumang pritong isda. Dapat sa loob din tino. Parang sobrang dami natin. Parang maalat na po. Na po. Baka umalat na siya. Hindi ko na makain. Ipiprito lang ito hanggang sa maging golden brown ang kulay. Okay.
Para naman sa paksiw na may the cichlids, ilalagay lang sa isang kaldero ang isda. Aasinan? Kasi yung ma'am, isda na yan medyo matabang kaya dapat mas marami yung asin. Kasi po, kasi ito, mas matabang po siya kaysa sa tilapia natin. Saka ilalagay ang sibuyas, bawang, luya. Seasoning, ate. Yes, seasoning. Ilagay lahat. Oh, yes po. At ang sukang paumbong. Ay, ready na po ang ating paksiw. Lalagay na natin siya sa mainit na gasol na very cute. Hahayaan lang itong kumulo hanggang sa manuot ang lasa ng bawat sangkap. Makalipas ang ilang minuto, pwede nang lantakan ang prito at paksiw na may the cichlids. Cheers! Ito mga kapuso, yung isda niya, hatiin ko po sa gitna. Ayun. Ay, mas malaman yung tilapia. Ito, malaki na to eh, pero hindi din siya ganun kamatinik. Parang tilapia nga lang po siya, fresh na fresh. Kung walang isda, para siyang paksiw na lechon. Sarap ng sabaw mo, ate. Nako mga kapuso, talagang one of a kind ang experience ko dito sa Sampaloc Lake dahil sobrang sarap ng pagkain na nakain ko bukod sa masarap. Nako, kaharap pa yung magandang tanawin. Tapos iba pa yung feeling na yung na-experience mo na ikaw mismo yung kumain sa hinuli mo. Talagang babalik ako dito sa Pablo Laguna. Parang dito na ako si stay forever. Pero saan nga ba galing ang isda na ito? At bakit ito biglang sumulpot pagkatapos ng bagyong Glenda? Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, meron daw mga nag-aalaga nito malapit sa lawa. Nung bumagyo, maaring nasira ang mga fish cage at nakawala sila sa lawa kaya dumami. Feel ko ready na mga isda kasi nararamdaman ko. Ano man ang rason ng pagsulpot ng mga may the cichlids sa lawa ng Sampaloc, malaking tulong na raw sa mga kababayan nating umaasa sa biyaya ng lawa kung mas marami pa ang makakakilala at bibili sa kanilang huling isda. Na pagkakakitaan na nila, approve ba sa bulsa? Come to love.